Bago tayo magsimula mga kaninuno, mahalagang announcement lang para sa ating lahat. Kung pamilyar kayo kay Johnny, makakasama ko siya sa live natin mamayang 9 p.m. Parte ito ng ating celebration dahil naabot natin ang 30,000 subscribers. Only shoutout ito mga kaninuno. At sasagot din si Johnny ng inyong mga katanungan. Minsan lang ito mangyari mga kaninuno. Kaya sana manood po kayo mamaya. Kita-kits mamayang 9 p.m. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Maribet. Taong 1994, Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Matapos ng mga pangyayari kay Kila Maribet, mas naging interesado siya sa lugar na kanilang tinitirahan. Maraming mga taong nakausap at iba't ibang opinyon ang sinasabi patungkol sa lugar ng paliparan. May mga sabi-sabi na ulo daw ng tao ang tinatapon sa lugar na yon. O di kaya naman, mga lasog-lasog na katawan ng tao. May mga nagsasabi din na yung mga pinapalaglag na bata, lahat ng yon, tinatapon doon sa ilog. Dumami na rin ang nagiging kaibigan nila. Hanggang isang araw, meron siyang nakitang papatawid sa tulay. Babaeng buntis. 4 na buwan na siyang nagdadalang tao. Nagkatinginan sila ni Maribet. At binigyan niya naman ito ng isang ngiti. Palakaibigan daw yung babae na yon. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Venus. Nakatira siya sa bandang loob ng paliparan. Sa unang pag-uusap pa lang nila kung ano-ano na ang napagkwentuhan. Patungkol sa mga babaero, maraming utang, mayaman, mayabang, lahat ng usaping chismis naging topic nilang dalawa. Ang medyo weirdo nga lang daw kay Venus. Ayaw niya daw sa mga taong chismoso. Kaya naman daw, hindi niya ito ginagawa sa ibang tao. Sa isip-isip naman ni Maribet, hindi pa pala siya chismosa ng lagay na yon. Halos buong sekreto ng barangay nila, alam na alam ni Venus. Sa haba ng kanilang usapan, napunta na rin ito sa kababalaghan. Bigla na lang nagtanong si Maribet tungkol sa mga sabi-sabi doon sa may tulay. Nagulat siya kasi dito na walang masyadong alam si Venus. Hindi daw kasi siya naniniwala sa mga ganong klaseng usapin. Kaya binabalewala niya lang yung mga ganong klaseng impormasyon. Naikwento din ni Maribet yung naging karanasan nila sa aswang. Magmula doon sa 2 matandang nakita niya hanggang sa pag-atake sa kanila ng gabi. Natahimik si Venus sa mga sinabi niya. Medyo kinabahan. Gawa ng buntis kasi siya. Nang mapansin naman ito ni Maribet, iniba niya na kaagad yung usapan. At sinabing madali lang naman daw paalisin ang mga aswang. Basta ipakita mo lang na buo ang loob mo at hindi ka natatakot sa kanila. Maniwala kayo sa hindi. Matapos magsalita ni Maribet, biglang humangin ng malakas. Ramdam na ramdam nilang dalawa yon. Unang beses din napansin ni Maribet na doon pala sa may ilog, merong puno. Nagtataka siya kasi medyo matagal na sila sa lugar na yon.
Pero unang beses niyang nakita yung kakaibang puno na ito. Etong si Venus naman, nagbiro pa. Ang sabi niya, "Nako! Baka may kapre dyan. Nagpaparamdam na sa atin." Hindi natawa si Maribeth ng mga oras na ito. Iba kasi yung pakiramdam niya sa puno na yon. Pagsapit naman ng hapon, nakatambay lang silang magpamilya doon sa pintuan. Paulit-ulit tinatanaw ni Maribeth yung puno doon sa tulay. Kita kasi ito doon. Hindi niya maiwasang mag-isip o magtaka kung anong meron sa puno na yon. Nagbabalak sana siyang sabihin ito sa kanyang asawa pero hindi niya nalang ginawa. Baka kasi uminit pa yung ulo niya. Sumapit na ang dilim. Alas 10 ng gabi. Matutulog na silang magpamilya. Bago tuluyang mahiga sa kama, sinigurado muna ni Maribeth na nakalak yung pintuan at sinara niya rin yung mga bintana. Sa hindi malamang dahilan, napasulyap siya doon sa puno. Kitang-kita niya na merong kumislap doon. Parang apoy. Yung itsura daw nun, parang baga ng sigarilyo. Tinitigan niya pa ito ng kaunti. Pero wala na. Wala na siyang nakita doon. Hindi niya naman na sobrang pinansin. Baka namamalikmata lang daw siya. Nang makatulog naman, paulit-ulit bumabalik sa isipan niya yung itsura ng puno. Pati na rin yung bagang nakita niya doon. May naririnig din siyang mga boses. Pero hindi niya maintindihan. Malalim daw yung tunog nun. At para bang nagmumula sa malaking tao. Nagising na lang siya nang paulit-ulit niyang naririnig yung sigaw ni Venus. Katok ito ng katok sa kanilang bahay. Kaagad niya naman itong pinagbuksan at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Alas 5 pa lang ito ng gabi. Madilim pa yung buong paligid. Ayon sa kanya, nang nasa bandang gitna na siya ng tulay, sa may dulo daw noon, meron siyang nakitang nakatayong tao. Dahil madilim, hindi niya ito sobrang maaninag. Sinubukan niya itong kausapin pero hindi siya pinapansin ito. Nakayuko lang daw yon habang humihinga ng malalim. Napatigil siya sa gitna ng tulay. Hindi niya alam kung tutuloy ba siya o hindi. Ayaw niya rin daw tumalikod kasi hindi niya makikita kung lalapit ba yon sa kanya. Kaya ang ginawa niya, dahan-dahan siyang naglalakad ng paatras. Hindi naman daw gumagalaw yung tao doon. Nakatayo lang ito doon sa may dulo ng tulay. Sa kasamaang palad, natapilok si Venus. Napahawak siya sa kahoy ng tulay. Pagkatingin niya naman doon, saksing buhay siya dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na merong malaking lalaki. Halos sinlaki daw ito ng tulay. Yung ulo nun, saktong-sakto sa harapan niya. Mahaba daw ang buhok nito at makapalang balbas. Ngumiti daw ito sa kanya at merong lumabas na usok. Pagbalik naman ng tingin ni Venus doon sa tulay, wala na yung lalaking nakatayo. Diniretso niya yung daan, kumaripas ng takbo, papunta sa bahay nila Maribeth. Nang sinulyapan ni Maribeth yung tulay,
meron na naman siyang nakitang baga doon. Nagmumula ito doon sa may puno. Hindi naman niya na sinabi ito kay Venus. Takot na kasi yung aura nito. At baka kung ano pang mangyari sa dinadala niyang anak. Nagpalipas muna sila ng ilang oras sa bahay. Maya-maya pa, sumikat na din yung araw. Tinanong din ni Maribet kung bakit ba kasi lumabas siya ng ganung oras. Naghahanap pala ito ng pandesal. At dahil wala siyang makitang bukas sa kanila, kaya sinubukan niyang maghanap sa ibang lugar. Sinamahan na lang ito ni Maribet. Pero paglabas pa lang nila ng pintuan, nakabelong itim ang bumungad sa kanila. Hindi nila makita yung mukha nun. Naglalakad lang ito papuntang tulay at dumiretso sa may paliparan. Iba ang kutob ni Maribet. Yung pakiramdam niya, pareho ng pakiramdam nang makita niya yung dalawang matandang aswang. Habang itong si Venus naman, parang walang nangyari. Nawala yung lahat ng takot at nagsabi pa na baka bunga lang daw yon ng pagdadalang tao, kaya kung ano-ano ang nakikita niya, huwag na daw naming isipin yon at huwag nang takutin yung mga sarili namin. Namangha naman si Maribet sa pinakitang tapang ni Venus. Pero inabisuhan niya pa rin ito na mag-ingat sa pwedeng mangyari. Mas mabuti na daw na mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Ngumiti lang naman si Venus sa kanya. Matapos naman nilang maghanap at bumili ng pandesal, hinatid ni Maribet si Venus doon sa kabilang dulo ng tulay. Nagsabi pa si Venus na babalik na lang daw siya bukas at magpapasama uli na mamili ng pagkain. Wala naman daw problema ang sinabi ni Maribet. Mag-isa na lang siyang babalik doon sa tulay. Maliwanag pa ng mga oras na ito, kaya wala siyang takot na maglakad doon. Pero nang makarating siya sa gitna, sa bawat pagtapak niya, nakakarinig din siya na parabang merong sumasabay sa kanya. Mabilis niyang tinignan yung likuran pero wala naman. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ayan na naman. Naririnig na naman niya yung sumasabay sa kanya. Hanggang maya-maya pa, ang sumunod niyang narinig. Psst. Napatakbo si Maribet matapos nun. Dahil yung direksyon ng tunog, doon nagmumula sa may puno. Nang makalayo naman siya, tinignan niya uli yung tulay. Walang bakas ng kahit isang tao doon. Kaya napaka-imposible na merong nantitrip lang sa kanya. Bigla naman siyang napatingin sa gilid ng bahay nila. Doon niya nasaksihan na merong malaking anino na pumasok doon. Malakas na pag-iyak ng anak niya ang sumunod dito. Dali-dali siyang tumakbo papasok. Nang makarating siya doon, tulog lang yung asawa niya at yung anak niya. Tahimik na. Hindi na ito umiiyak. Unti-unti nang kinakabahan si Maribet. Ang nasa utak niya, bago na naman ang kinakaharap nila. At dahil malaking tao yon, ang kutob niya, isa itong kapre. Ginising niya yung asawa niya matapos nun. Inutusan niya itong maghanap ng manggagamot o ng albularyo sa lugar nila. Pero ang sagot naman ito, "Albularyo? Saan?
Dito? Sa atin? Gusto sanang hampasin ni Maribet ng wales yung asawa niya. Pero hindi. Sinabi niya na lang na siya na lang ang magtatanong at maghahanap. Basta bantayan niya na lang yung anak nila. Ilang oras din ang tinagal ng kanyang paghahanap at pagtatanong. Pero wala. Walang may alam. Matagal na daw umalis yung manggagamot sa lugar na yon. Kaya ang inisip niya na lang, antayin kinabukasan si Venus para samahan siyang maghanap. Pero lumipas pa ang ilang mga araw. Nagtataka siya kasi hindi na ito pumupunta sa bahay nila. Iba na ang kutob ni Maribet dito. Kaagad siyang pumunta sa paliparan at nagtanong-tanong sa mga tao. Hinanap niya kung saan nakatira si Venus. Pero wala. Walang taong may alam. Ang kinakabahala ni Maribet, baka hindi yun yung pangalan niya sa lugar nila. Marami na siyang napagtanungan. Marami na siyang tindahan na napuntahan. Hanggang sa merong nagkwekwentuhan. Ayon doon, may buntis daw na nakunan. At dagdag pa nun, aswang daw ang gumawa nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Maribet. Tinanong niya kung saan yung bahay ng buntis. Hindi nga siya nagkamali. Nang puntahan niya yon, kitang-kita niya, sa labas ng bahay, nakaupo si Venus. Tulala lang ito at para bang wala sa sarili. Nakailang tawag siya dito pero parang hindi siya naririnig. Nakatingin lang ito sa malayo habang nakabuka yung bibig. Mabuti na lang, lumabas yung asawa niya at sinabing narito si Maribet. Biglang naging maayos yung itsura ni Venus. Napakalayo doon sa itsura niya kanina. Kinamusta ito ni Maribet at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Pero ayon dito, normal lang naman daw yon. Hindi niya din daw kasi inalagaan yung katawan niya ng mga nakaraang araw. Huwag din daw akong maniwala na gawa ito ng isang aswang. Iba na ang kutob ko dito. Nararamdaman kong merong mali. Merong kakaiba. Hindi ko lang maipaliwanag kung ano yon. Napatagal yung kwentuhan namin ni Venus. Umabot na ito hanggang gabi. Nang magpaalam naman ako sa kanya, hinatid ako ng asawa niya sa gate. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko. Nung araw daw na bago makunan si Venus, napakalansang amoy ang bumabalot sa bahay nila. Ang sumunod doon, malakas na tapak sa bubong, kasabay ng mabahong amoy. At kinabukasan daw ng araw na yon, wala na yung anak nila. Nakuna na si Venus. Hindi din daw normal ang kinikilos nito. Madalas itong tulala at ayaw nang merong kumakausap sa kanya. Mabuti na lang daw bumisita ako. Kasi kahit papano, naging normal ang asawa niya. Nakiusap ito sa akin na nangangailangan daw talaga ng tulong si Venus. Matapos naman nun, naglakad na ako papauwi. Daraanan ko na naman yung tulay. Pero wala akong nararamdaman na kaba. Normal lang akong naglalakad at tinititigan ko pa yung puno. Wala namang kahit anong nangyari matapos nun. Kaya ang inisip ko, dapat talaga lakasan mo ang loob mo para hindi ka gambalain ng kahit anong elemento. Nang paakyat naman ako sa hagdanan, pagkaangat ko ng ulo ko, kitang-kita ko na merong lalaki doon.
namumula ang mga mata, may hawak na sigarilyo, at inaabangan ako na lumapit sa kanya. Points na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Nakita na naman natin sa istorya na ito yung pagsasawalang bahala sa mga senyales ng ibang elemento. Yung hindi paniniwala, yan kasi talaga ang mahirap eh. Kung naagapan siguro at nakinig siya ng maayos kay Maribet, malamang sa malamang, hindi magiging ganon yung nangyari sa anak niya. Paulit-ulit man ako, mga kaninuno, babalik pa rin ako sa opinion ko na dapat meron tayong alam na kahit kaunti sa mundo ng espiritual. Speaking of kaalaman, mga kaninuno, sa live natin ng 9 PM, kasama ko si Maestro Johnny na magbibigay sa atin ng kaunting kaalaman at mga pangontra patungkol sa mundo ng kababalaghan. Kaya wag na wag niyong papalagpasin yon, mga kaninuno, dahil minsan lang talaga ito mangyari. Aasahan ko kayo mamayang 9 PM. Kita-kits tayo. Abangan din natin ang susunod na kabanata ng Paliparan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, mga kaninuno, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Pwede din kayo mag-comment ng tanong sa video na ito. Pipili kami ni Johnny ng mga sasagutin mamayang 9 PM. Kaya comment lang ng comment, mga kaninuno. Yun lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.